Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ang isa sa most wanted at mataas na opisyal ng New People's Army o NPA sa Joint Law Enforcement Operations sa Javier Street, Barangay Baritan, Malabon City. Kinilala ang inaresto na si Dindo Kabatingan Monsanto alias Carowell na may kinakaharap na 5 kaso ng pagpatay at paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020 at Commanding Officer ng Regional Operations Command ng Communist Terrorist Group sa Bicol Region. Dinakip din ang kasama ni Monsanto na si Imelda Handumon na kumpiska sa suspect ang isang M16 rifle na puno ng bala, isang .45 caliber pistol, isang fragmented hand grenade, isang anti-personnel mine at iba pang gamit at subversibong dokumento. Ayon kay CIDG Director Brigadier General Romeo M. Karamat Jr., si Monsanto ay sangkot sa ilang pag-atake kabilang ang kaso ng pagkamatay ng FEU student na si Keith Absalon sa Masbate noong 2021 at panununog sa heavy equipment sa mga government project sa Bicol Region. Nagpapatuloy ang apela ng Pilipinas sa gobyerno ng Indonesia kaugnay ng kaso ng Pinay na nahatulan ng bitay sa nabanggit na bansa. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sideline ng pagdalo niya sa 42nd Summit ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ayon sa Pangulo, hindi naman tumitigil ang pakikipag-usap ng pamahalaan at umaasa siyang mabubuksan ang issue kapag nakausap niya si Indonesian President Joko Widodo. Kung hindi man commutation o pagpapababa ng kaso, nais ng gobyerno na mabigyan ng pardon si Veloso. Si Veloso ay nahatulan ng bitay matapos mahulihan ng 2.6 kilos ng heroin sa Yogyakarta Airport. Samantala, opisyal nang nagsimula ang ASEAN Summit na ginaganap sa Labuan, Baho sa Indonesia. Si Marcos Jr. at iba pang leader ng ASEAN member countries ay sinalubong ni President Widodo sa Meruora Convention Center kung saan ginaganap ang pagpupulong. Nakaschedule rin ang bilateral meeting ni Pangulong Marcos Jr. sa mga leader ng bansang Vietnam, Laos People's Democratic Republic at Timor-Leste. Nangangamba ang ilang farmers group na maulit ang fertilizer scam dahil sa inilabas na Memorandum Order 32 ng Department of Agriculture o DA. Ayon kay Federation of Free Farmers Board Chairman Leonardo Montemayor, hindi dapat apurahin ng gobyerno ang implementasyon ng kautusan sa paggamit ng biofertilizers para mapalago ang produksyon ng bigas. Tinukoy ni Montemayor ang malaking pondong kakailanganin para maipatupad ang kautusan, kaya kailangan ng iba yung pag-iingat. Hindi kumbinsido ang mga magsasaka sa paggamit ng biofertilizer dahil walang patunay na makakatulong ito sa kanilang ani. Nanawagan naman ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawiin ang Memorandum Order 32. Natagpuan na ang bangkay ng babae na ilang araw nang nawawala. Sa follow-up operation ng Bacoor City Police Station, natagpuan ang mga labi ng biktimang si Mila Loslos, 48 years old, na binalot ng garbage bag at itinago sa isang drum sa bahay nito sa Lot 7, B2, Santero Subdivision, Barangay Habay 1, Bacoor City, Cavite. Agad na inaresto ang suspect sa pamamaslang at live-in partner ng biktima na kinilalang si William Thomas Worth, 71, isang American citizen. Sa paunang investigasyon, nagsumbong ang anak ng biktima sa Bacoor Police para i-report ang pagkawala ng ina na huli niyang nakita noong 5 ng Mayo. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.